Maligayang pagbabalik mga Pinoy boxing fans. Narito na ang mainit na boxing balita ngayong araw. Pero bago yan, kung ngayon ka palang napadpad sa aring channel, ay pindutin mo na ang subscribe at notification bell button para palagi kang updated sa mga videos tulad nito. So binasag na nga po ng best friend at tumatayong trainer ni pambansang kamao Manny Pacquiao na si Buboy Fernandez ang kanyang katahimikan. Ito ay matapos nga pong formal na i-anunsyo ng fighting senator ang kanyang paghinto at tuluyang pamamahinga sa sports na boxing. Sa isang article nga po na matatagpuan sa tribune.net.ph na isinulat ni Nick Gionco, sinabi di umano ni Buboy Fernandez na laking gulat na lang daw niya nang biglang inanunsyo ng natatanging 8 Division World Champion ang kanyang retirement. Sapagkat buong pag-aakala daw niya kasi ay nais pa rin ni Manny Pacquiao na lumaban pa ng isang beses dahil itong araw po kasi ang kanilang napag-usapan. Dagdag pa ng kasalukuyang Vice Mayor ng Pulanggi, Albay, na bagamat nare-respeto niya ang desisyon ng kanyang best friend, ay para po sa kanya, mas maganda pa rin talaga kung kahit papaano ay makakuha man lang ng panalo ang fighting senator sa kanyang huling laban, bago man lang ito tuluyang magretiro. Samantala, nagbigay naman po ng prediksyon ang former 6th Division World Champion na si Oscar De La Hoya sa labang Caleb Plant kontra Canelo Alvarez. Sa isang live video nga po ni Golden Boy, sinabi nito na magkakaproblema ang kasalukuyang pound for pound king sa mga unang rounds ng laban dahil po sa side-to-side movement ng current IBF super middleweight champion. Pero hindi raw ito sasapat sapagkat mas mataas ang skill level, gayon na rin ang power ni Canelo Alvarez. Dagdag pa ni De La Hoya na hindi magtatagal ay aararuhin lang ni Canelo si Plant at matitigil ang laban sa late rounds, particular na sa round 9, 10 or 11. Sa kabilang balita naman po ay naglabas ng listahan ang Daily Mail UK para sa best pound for pound boxers of the 21st century, kung saan dalawang Pinoy boxers po ang napabilang. Nakuha nga po ni Gennady Golovkin ang ika-10 pwesto na sinunda naman ni Alexander Usyk at Marco Antonio Barrera. Habang nasa ika-7 pwesto naman po ang kasalukuyang WBC bantamweight champion na si The Filipino Flash Nonito Donaire, na sinundan ng Nicaraguan na si Roman Gonzalez at Mexican legend na si Juan Manuel Marquez. Ika-4 naman sa listahan si Bernard Hopkins at pumangatlo naman po ang kasalukuyang pound for pound king na si Canelo Alvarez. Habang naupo naman po sa second spot ang natatanging 8th Division World Champion at pambansang kamao Manny Pacquiao. Pinangunahan naman po ng unbeaten, self-proclaimed the best ever na si Floyd Mayweather Jr. ang listahan ng top pound for pound boxers of the 21st century. So yun lamang po ang mainit na boxing balita ngayong araw na ito. Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba at pag-uusapan natin yan.